Hi guys! I'm Marjorie Tapang. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. Another helpful video na naman po ang aking i-share today sa inyo. Pero before po tayo mag-start, gusto ko lang humingi sa inyo ng pasensya kung di man ako nakaka-reply sa inyong mga comments nitong mga nakaraang linggo at hindi rin po ako nakakapag-upload ng mga bagong video. Kasi po nagkasakit po yung baby ko kaya hindi ko po maharap mag-reply sa inyong mga comments. And kung may mga questions po kayong hindi ko pa nare-replyan, pwede nyo po ako i-message dito sa aking Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs. Kasi po sa comment section ng YouTube, medyo mahirap na pong balikan yung ibang mga comments. Natatabunan na ng mga bagong comments. So at least dito sa Facebook page, madali ko po kayong mare-replyan hanggat kaya ko po kayong replyan. By the way, before tayo mag-proceed sa ating tutorial, gusto ko lang i-share sa inyo ang naging experience ko. So dahil nga po nagkasakit ng bronko yung baby ko, hindi namin siya dinala sa ospital. Ang ginawa ko po, pina-check up ko po siya sa online. So etong app na to, CloudPX, dinownload ko lang po siya and then nag-book ako ng appointment sa doktor online. So eto po yung mga telemedicine. So kung may sakit kayo o kaya yung baby nyo, so para iwas na rin na mahawa tayo sa virus, especially sa mga hospital, lalo na yung mga baby natin, marami nagkakasakit na mga baby ngayon, mas advisable na magpa-check up muna tayo via online or telemedicine. So ang check up po dito is around 300 to 500 pesos. So sana po makatulong sa inyo itong munting sharing ko sa inyo. But wait, hindi pa po tayo tapos. Mag-i-start pa lang po tayo sa ating helpful video for the day. So for today's video po, ang aking ituturo sa inyo ay kung ano-ano ba ang mga bank account na pwedeng gamitin pag maglo-loan sa SSS. And magbibigay rin ako sa inyo ng mga tips kung paano ba ma-approve ang bank account at supporting documents na in-upload natin sa SSS. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! 3 or 4 months ago, naglabas po ng advisory sa SSS kung ano na lang ang mga pwedeng gamiting bank account sa SSS. So pag maglo-loan po tayo sa SSS, nakalagay po dito na ang pwedeng gamiting ATM na lang is yung UMID ATM and yung Union Bank Quick Card na ini-issue sa SSS office and yung PesoNet Banks. So, etong PesoNet Banks, eto po yung mga ATM na ini-issue ng mga banko like BPI, BDO, Land Bank, and other banks po dito sa Philippines. And yung mga e-wallets gaya ng GCash and PayMaya, and yung mga M. Luwelier, hindi na po pwede pag maglo-loan. Sa other benefits na lang pwedeng gamitin ang mga e-wallets gaya ng GCash. In short po, ATM na lang po ang pwedeng gamitin pag maglo-loan sa SSS. Hindi na pwede ang mga GCash. And by the way, additional update po, tinanggal na rin ni SSS ang CIMB Bank sa mga bank choices dun sa bank enrollment. So ngayon po, alamin natin kung ano ba yung mga banko or ATM na pwedeng gamitin pag maglo-loan tayo sa SSS. So para malaman natin kung ano yung mga ATM na pwedeng gamitin, pumunta lang po tayo sa website ni sss.gov.ph. So once nasa website na tayo ni SSS, makikita natin may nakalagay na I am not a robot. I-click lang po natin yung I am not a robot para malagyan ng check and then i-click po natin yung submit. And then, i-click po natin yung member. And then, mapupunta po tayo sa members login. So, i-login lang po natin yung user ID and password natin sa SSS. And then, i-click po natin yung I am not a robot para malagyan ng check. And then, i-click po natin yung submit. Kung wala pa po kayong user ID and password sa SSS, meron po akong in-upload na video dito kung paano kumuha ng user ID and password sa SSS. Ilalagay ko po yung link sa description ng video ito. After that, makakapasok na tayo sa SSS online account natin. And then, i-click po natin yung e-services. And then, i-click po natin yung disbursement account enrollment module. And then, may makikita po tayong reminders. Basahin lang po natin yan. And then, i-click po natin yung I-certify para malagyan ng check.
and then i-click po natin yung proceed. After that, mapupunta po tayo sa bank enrollment. I-click po natin yung bank. And then, after that, i-click po natin yung select bank. After that, makikita na po natin yung mga banko or ATM na pwede nating i-enroll sa ating SSS online account pag maglo-loan tayo sa SSS. So, yan po yung listahan ng mga banko na pwede nating gamitin pag maglo-loan tayo sa SSS. So, dyan tayo pwede mag-open ng mga ATM natin. By the way, kung yung video po na makikita sa SM, dun po galing yung mga ATM nyo, ang isi-select nyo pong bank name is BDO Unibank. And kung Metro Bank naman po yung ATM nyo na i-enroll, ang isi-select nyo pong bank name is Metropolitan Bank. So, yun po yung Metro Bank. So, browse nyo lang po yung list ng banko na pwede nating i-enroll. So, makikita nyo po dyan. By the way po, pwede palang kumuha ng ATM sa Cebuana Bank. So, si Cebuana nag-issue na rin ng ATM. So, kasali po sa listahan sa SSS yung ATM ni Cebuana. Ngayon po, kung hirap naman kayong ma-approve yung mga bank account at supporting documents na in-upload nyo sa SSS, ngayon po, ibibigay ko sa inyo ang 5 tips kung paano ba ma-approve ang bank account at supporting documents na i-upload natin sa SSS. So, tip number 1 po, dapat kita ang buong pangalan at account number sa i-upload na supporting documents sa SSS online. So, eto po yung listahan ng supporting documents na pwede nating i-upload sa SSS online. So, yung ATM card natin, nakita yung account number and name, yung bank certificate, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online and mobile banking, at validated deposit slip. So, ang importante po, pag mag-upload tayo ng isa sa mga documents na to, dapat kita po yung pangalan natin at yung account number ng bank account natin. So, yung name po natin dapat match sa name natin dun sa SSS account natin. So, kung married name na yung pangalan natin sa SSS account natin, dapat naka-married name na rin yung pangalan natin sa ating bank account. So, for example po, itong ATM na to, so yung picture ng ATM ko, kita po yung pangalan at yung account number. So, pinicturan ko po yung harap at saka likod para makita yung pangalan at yung account number and then kinolodge ko po siya para maging isang picture. Kung kita naman sa harap ng ATM yung account number at yung pangalan, kahit yung harap na lang ng ATM yung picturan nyo. For example naman po, sa online banking, dapat pag i-screenshot nyo, kita rin po yung pangalan at yung account number. So, mapapansin nyo sa pangalan dyan, walang middle initial. So, ang importante kasi yung pangalan tsaka yung apelido. And kung kita yung middle initial, mas okay din po. Pero okay lang kahit pangalan tsaka yung apelido yung kita. And then, yung account number. Screenshot nyo lang po yun. Yun po yung upload yung supporting documents. By the way po, kung BDO online banking po yung gamit nyo, minsan kasi nickname lang yung nakalagay dun sa online banking nyo, pwede nyo pong edit yung nickname nyo dun sa BDO website. Login lang po kayo dun and then edit nyo po yung nickname nyo, palitan nyo ng full name nyo. Dapat po kasi match yung pangalan nyo dun sa SSS online account nyo at yung sa online banking nyo. And then dapat kita yung account number. And tip number 2 po, ATM na lang po ang pwede pag maglo-loan sa SSS. Hindi na po pwede ang mga e-wallets gaya ng GCash, Paymaya, MLuelier at Cebuana. So, ATM na lang po. Sa ibang SSS benefits na lang po pwede ang mga e-wallets gaya ng GCash at Paymaya. And tip number 3 po, pwede ang ATM na galing sa company na pinagtatrabahuan. Yung ATM nyo po sa sahod nyo, pwede po yon. Basta po sa inyo po nakapangalan yung ATM at alam nyo po yung account number ng ATM na yon. And payag po yung company nyo na gamitin nyo yung ATM na yon pag maglo-loan sa SSS. And pwede nyo rin pong tanungin yung company nyo o yung office nyo kung ano yung tamang account number ng ATM nyo. And tip number 4 po, ang mga ATM na madaling i-open at kumuha ay ang Cebuana Bank ATM,
BDO, BPI, Land Bank. Yan po kasi yung mga common na bangko dito sa atin na marami tayong makikita na branches. And yung any bangko na malapit sa inyong bahay na pwede ka mag-open ng ATM account. And by the way po, yung sa Cebuana, madali lang kumuha. Kaya lang minsan kasi yung sa pag-approve ng supporting documents, yung sa may online banking nila, minsan mahirap ma-approve. Depende nga lang po sa taga-approve sa SSS. Minsan na-approve, minsan hindi. And pwede rin po kayong kumuha ng ATM sa ibang bangko, hindi lang dun sa mga nasabi kong bangko. So yan lang kasi yung mga common bank na pwedeng mag-open. By the way, ang range ng pag-open ng bank account or ATM account sa mga bangko is around 2,000 or 3,000 pesos. Yun po yung mga debit or savings account. And last po, tip number 5, in case po na hindi pa rin ma-approve yung picture ng ATM nyo, picture ng deposit slip, picture ng passbook, ang pinaka-best po na pwedeng i-upload para ma-approve po yung bank account at yung supporting documents natin na in-upload sa SSS ay yung screenshot po ng online banking natin, nakita po yung pangalan at account number ng ATM natin. So what if wala po kayong online banking? So ang gagawin nyo po, i-register nyo lang po yung ATM nyo sa online banking. So for example, BPI po yung ATM nyo, download lang po kayo ng BPI app. And then register nyo lang po yung ATM nyo doon. Kung BDO naman yung ATM nyo, download lang po kayo ng BDO app and then register nyo rin po. Kung if ever naman na sa website, pwede rin. Halimbawa sa BDO website, pwede rin po kayong mag-register doon or sa BPI website. Depende po kung anong ATM or bangko ng ATM nyo, yun po yung app na i-download nyo or punta lang po kayo sa website ng bangko or ATM nyo and then register nyo lang po yung ATM nyo doon. So, eto po yung example ng screenshot ng online banking app ko ng BPI, nakita yung pangalan at saka yung account number. So, pag mag-screenshot kayo, dapat po ganito, kita yung pangalan at account number. Kung dalawang picture yung screenshot nyo, pwede nyo i-collage. And mas maganda sana kung kita po yung logo ng bangko or yung pangalan ng bangko. If ever, maganda rin pag sa website kayo magla-login ng online banking nyo kasi kita po dun yung pangalan or logo ng bangko. And by the way po, kung wala po talaga kayong ATM at wala kayong pang-open ng ATM, pwede po kayong humingi sa SSS ng ATM. Sabihin nyo, maglo-loan po kayo, wala kayong ATM. May ini-issue po silang Union Bank Quick Card sa mga maglo-loan sa SSS. Punta lang po kayo sa SSS office para mag-request ng ATM. Sabihin nyo, maglo-loan po kayo. Depende po kung open yung SSS office ngayon sa inyong area, kung pwede silang magpa-walk-in kasi sa ibang area sa ngayon, hindi pa sila nagpapa-walk-in dahil nga po pandemic. That's all guys! Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa video ito, please like, share, and subscribe na po kayo sa aking channel. Thank you po for watching! Bye-bye!